Na mga ka-Twitch, magandang araw sa lahat. Part 3 ng review viewing series ako mga ka-Twitch. Kung saan sa part 2, naiwan niyang sign niya mga ka-Twitch. Indicator sign yan, dalawang engrave, dalawang meaning. Plus, characteristic ng bato sa mismong katawan kung saan siya inukit. Doon yung indicator sa ng pointer at power sign niya. Yan, sinasabi dyan, tunnel cave na may deposit sa ilalim. Andun, nakatingin yung bato na yan. Doon din namin nakuha yung cave. Inukay namin during noong 2018. Yan mga ka-Twitch. Ngayon ko lang napansin yan. Pag viewing namin, mayroon palang naka-outlet yan. Ngayon, yung area na yung mga ka-Twitch. At tinarbaho na ng mga tuwing ko yan. Noong 1992 to 1996. Ginawa nila, binutas nila yung bundok. Ayun, papasok siya sa bundok. Mataas sa bundok yan. Hindi nila nakita ang cave na sinasabi ng lolo ko. Andon yung butas sa part 1 nito, yung pinaliwanag ko, may butas na nakatingin dyan na dalawang butas na magkasunod. Nakatingin din dun sa cave na yon, sa area sa kung saan namin nabuksan ang cave. Around 7 feet ang lalim, doon namin natamaan. Ayan, may malita sapa, papatingin dyan ang sign. Yung area na sa cave niya, nakapalibot yung mga malalaking bato mga ka-Twitch. Naka-pattern siya simula dyan. At saka yung sa taas na yon, yan, hugis barko. Ayan. At saka sa likuran ng hugis barko, may triangle yan, na pinapyasan na may dot sa gitna, butas. Ayan, doon din yung butas na karap yan sa area ng cave na nabuksan namin. Ang problema, dahil sobrang tagal na ng 2018 pa namin natigil yan, natabunan na siya kasi naabot yan sa baha. Yung area na yan, pag tag-ulan, nagbabaha, pero dry na sapa talaga yan. Ayan. Area. Sa part 3 mga ka-Twitch, ay part 4 pala, ay inudugto natin kung saan yung cave talaga. At saka sa part 5, papasilip ko kung saan kami nakadetect sa area na yan. Tumunog ang detector yan mga ka-Twitch. Yung deep ng detector namin, 18 feet lang, pero may natamaan dyan sa area na yan. Kasi dinitik namin yung area lahat yung paligid niyan, dinitik namin. May area talaga na tumunog siya. Pero hindi pa namin matarbaho dahil medyo kapos-kapos pa sa pondo. Kaya kailangan pag-ipunan muna. By satellite scanning, nakitaan din siya na may heat index sa area na yan. Ayan, nakapos sa mga ka-Twitch. Marami pa mapanood kayo sa mga video sa post ko at makukuha nyo ng ideas kung ano mga sign at engraving. Napakasimple lang mga ka-Twitch. Ayan. Ang sapa na rin, may maliit na waterfall dyan. Napagandang area mga ka-Twitch. Dahil ang history dyan mismo, ang lolo ko ay pinahukay ng mga hapon. Marami sila hostage noong World War II sa area na yan. Sila rin nagakot ng mga box. Ayan. Ataas na lugar yan. See you sa part 4 mga tics.